At dahil katapusan na naman, magbabudget na naman tayo ng pera for the month of September. Makarami kong wallet organizer dito, hindi ko talaga alam kung alin yung gagamitin ko. Pero nakapag-decide ako na eto na lang. Dalawang klase lang naman yung wallet na yan, iba-iba lang yung color. At syempre, una sa lahat, kailangan muna nating i-prepare yung mga perang gagamitin. At eto na nga pala lahat ng bills and expenses natin for the month of September. Ganun pa rin naman at wala pa rin namang naibat na dagdag. Ako lang ba, kapag katapusan talaga, sobrang paborito ko yung pagbabudget, talagang inaabangan ko. Minsan nga, parang gusto ko nang hilain yung araw para lang maging katapusan na. Pinakauna sa listahan is yung food allowance natin, which is 6,000 pesos. Buti na lang talaga magaling mag-budget tong nanay ko, kaya niya na yan pagkasyahin. Next naman is yung rice na dalawang sako, which is 2,000 pesos. Anim na katao kasi kami dito sa bahay, kaya nakakarami kami ng bigas. Next naman is itong electric bill, nagtabi naman ako dito ng 5,500. At etong susunod naman is yung gasol. Hindi naman kami palaging nauubusan ng gasol, pero naglalagay talaga ako ng 1,000 dito. Next naman is for groceries. 5,000 na inilagay ko kasi hindi naman talaga namin na pagkakasya yung 3,000 dati. At syempre, etong 1,000 para sa mga aso. Yung susunod naman is para sa gatas ng ating boss amo. Nasa 4,500 to. Sobrang lakas kasing dumede na itong anak ko, Mare. Siyempre, itong 2,000 para sa ating emergency funds na hindi pwedeng mawala. Yun naman, palaging merong gastusin na hindi naman nakalista. Next naman is yung allowance ng asawa ko, which is 4,000 pesos. Taray, diba, may pa-allowance, sa kanya lang galing yung pera. Para sa susunod naman is 1,000 pesos para sa other expenses. Pero kadalasan talaga, Mare, nauubos lang yan sa kaka-shopee ko. At syempre, para sa ating check-up and vitamins, 1,600 pesos. Lapit na akong graduate dito kaya less gastusin na. Next naman is yung family savings. Isa din to sa mga pinaka-importante. Kasi talaga kami kumukuha kapag wala na talaga kaming makuhanan. Pinaka-last naman is yung ating tithes and offering. Yes po, alam kong 10% yan at dapat nasa una siya. Nilagay ko lang talaga sa last para mas maitabi dito sa compartment. Compute naman na yan lahat bago ako mag-video. Alam nyo ba, itong ginagamit kong wallet organizer sobrang mura lang. At sa quality naman, Mare, hindi ako mapapahiya sa inyo kasi sobrang ganda. Meron pa nga tong isang design na merong tali. Meron din pala siyang iba't ibang kulay. Kung gusto nyo nga palang i-check, yung link nasa comment section.